Iga, nasa Cebu City ngayon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Tutulong sila sa Cebu City para sa mas epektibong sistema ng contact tracing gaya ng ginagawa sa City of Pines. At kaugnay po niyan, mausap natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Good morning po, Mayor Magalong. Si Iga nito. Good morning, Igan. Good morning, Apo. Connie. Good morning, Susan. So, morning. Yes. Opo, ano po yung pinakamahalagang leksyon sa contact tracing na natutunan nyo sa inyo pong lungsod na nais nyo pang maibahagi sa Cebu City? Siguro, ang importante po rito, unang-una, yung samahan po, yung collaboration po ng ating mga health authorities at ang ating mga investigators sa Philippine National Police or any law enforcement agency. Magkailan, nagko-complement po sila niyan. Hindi pwedeng isa-isa, kanya-kanya. Pangalawa is, kailangan po kasi ang pinag-uusapan po natin dito, yung data, big data. At alam mo naman, ang kakayahan lang ng ating utak, very limited. Kaya kailangan natin ng technology para i-process ito, para meron po tayong tinatawag na data analytics. Sa aspeto po, kulang yung contract tracing ng Cebu City o maging sa atin, sa buong bansa po, Mayor? Kailangan lang po natin i-enhance. Nandiyan naman po, binubuo na unti-unti kasi siyempre marami pong challenges na nakikita. Ang importante po na nasa tamang direction po tayo. Tulad po dito sa Cebu, meron naman po silang mga contact tracing team. Kailangan lang po natin enhance. Unang-una yung kanilang training, yung kanilang cognitive interviewing skill at yung paggamit po ng mga teknolohiya na readily available naman po. Mayor Magalong, good morning. Si Susan Enriquez po ito. Mayor. Hi, Susan. Yes, good morning. Morning. Para sa mga LGU na di naman po kasing laki o kasing yaman ng Baguio o Cebu City, paano po nila mapapabuti yung kanilang contact tracing system, Mayor? Actually, mas madali pa nga sa kanila pag ganun dahil Malita. All they have to do is immediately, ang kailangan lang nilang gawin is organize nila yung kanilang contact tracing team. Mm-hmm. Yung training naman, hindi naman gaanong magastos dahil it's just a, siguro, alam mo kasi yung cognitive interviewing skill, it is a two-week course yan sa CIDG. Mm-hmm. In-introduce ko yan nung ako yung CIDG head. Mm-hmm. Tapos, pero sa local government, pwede natin gawin lang yan ng one-day na crash course. Uh-huh. Tapos, pwede lang na one-day crash course. And after that, yung technology, hindi rin naman magastos dahil readily available naman na yung technology na yan. Actually, nasa PNP lang yan. Nakalimutan lang gamitin. Mm-hmm. So, reorient lang natin sila. Mm-hmm. Good morning, Mayor Magalong. Si Connie Sison po ito. Yes, Connie. Yes, good morning. Yes, makikikamusta lamang ho kami no, sa Baguio ngayon. Kailan po inaasahan kaya, no, sabi nga na may mga nakakamiss na magpunta ho doon ng mga turista natin. Is this something that you're considering even if meron hong pagtaas ng kaso pa ngayon dito po sa iba't ibang lugar pa sa Pilipinas? Okay, unang-una ho, ang situation po natin sa Manila, ay sa Baguio is meron po tayong 47 total na cases. Isa na lang po ang active case natin dito. Mm-hmm. Ang nasa kuno namin, when we presented our recovery and resiliency plan kay Secretary Berna, actually nag-usap nga kami kahapon, at a month ago, pinakita namin sa kanya na we intend to open our tourism industry by September. I see. Pero on the basis September. Of two assumptions yan. Mm-hmm. Because if you come up with a plan, meron ka laging assumptions. Anong mm-hmm. assumptions na yun? Yes. If the situation in NCR, Regions 3 and Regions 4, normalize. Kasi nga, you should understand na, 49.38% of our tourists comes from this region. Second assumption is, wala kaming second wave sa city ng Baguio. So yun ang dalawang assumption to be able to pursue our plan to open our economy or industry, tourism, sa September. Okay. Mm-hmm. Pero kung magbukas nga ho kayo, halimbawa sa September matuloy, no, ano ho ang mga ipapagawa ho natin, mga new protocols kaya para ho dun sa mga turista? Yun din po ulit, yung border control. Tapos ililimit po muna natin. Hindi pwedeng i-open na kagad o everybody can come up to Baguio. Hindi ganun mangyayari. Magkakaroon huli-huli ng scheduling. Tulad doon ang ginagawa namin sa mga returning Baguio residents. We have an RBR process na parang silang nag-a-apply ng visa. Mm. Tapos maglalagay sila ng 3
3 preferred dates nila. I-schedule namin sila doon sa preferred dates na yon para siguradong hindi sila mahaba yung pila, hindi sila ma-inconvenient. But at the same time, namamanage natin yung pagdating nila para hindi yung kalat-kalat. Tapos they have to go to a triad. Meron kaming mga triad centers na itinayo. So, kung sakaling i-open namin, magtatay uli kami ng isang malaking triad, isang processing center doon sa aming bagong renovated na convention center. So, doon lahat dadaan. Tapos, again, ganun pa rin. Yung process, may online registration pa rin. I see. All right. Okay. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Cebu, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Thank you, Mayor. Maraming salamat din po sa inyo. Thank you, sir.